Ikinatakot ng maraming netizens ang nangyari sa It's Showtime host na si Cian Dominguez. Kaya naman panalangin ang hiling ng pamilya ni Cian habang patuloy ang investigasyon sa nangyari sa kanilang anak. Ayon sa ama ni Cian, hanggang ngayon ay may trauma pa rin sa nangyari. Ayon sa report ng Quezon City Police Department, nagsampa na ng criminal complaint si Cian Dominguez laban sa male model na si Shervy Torno dahil na rin sa sexual assault na ginawa nito sa host. Matatandaang noong nakaraang Thursday ng gabi, April 11, isang video ang ibinahagi ni Cian na kung saan ay makikita si Shervy na tumatakbo. Ayon na rin sa kwento ni Cian o Trishan Ann Florendo sa totoong buhay, napansin na niya si Shervy Torno sa lobby ng kanilang apartment. Sumakay si Cian sa elevator at sumabay sa kanya si Shervy. Papuntang 8th floor si Cian, samantalang sa 11th floor naman ang lalaki. Paglabas ni Cian sa elevator sa 8th floor, sinundan ni Shervy si Cian hanggang sa unit nito na nasa huling part ng hall. Kaya naman nagmadali si Cian na pumasok sa kanyang unit. Isinara ang pinto at sinilip ang lalaki sa loob na nakatayo pa rin sa labas ng kanyang unit. Unti-unting binuksan ni Cian ang pinto uli at nagsabi ng ganito si Shervy, "Anong Facebook mo te? Ang ganda mo kasi." Hanggang sa nilagay ng suspect ang kanyang kamay sa bewang ni Cian at sinabi ang ganito, "Pakis nga." Doon ay nakuha pa ni Cian na itulak si Shervy at humingi si Cian ng tulong sa security guard na nasa lobby hanggang sa nahuli na ang 25-year-old na male model na si Shervy. Dinala si Shervy sa Kamuning Police Station 10. Narito ang naging pahayag ng QCPD. He will be charged with foiled sexual assault before the Quezon City Prosecutor's Office. Ayon sa Quezon City Police Chief Brigadier na si General Rodrigo Maranan, mananagot ang suspect sa kanyang ginawa. In-encourage din ng mga pulis na maging alerto ang mga tao sa ganitong sitwasyon. Ayon sa kanila, magdoble ingat tayo sa lahat ng oras at i-report agad ang ganitong mga pangyayari. Tinitiyak ng QCPD sa biktima na pagbabayaran ng suspect ang kanyang ginawa dahil walang puwang dito sa ating lungsod ang mga ganitong klaseng tao. Samantara, narito naman naging pahayag ng tatay ni Cian. "Tonight, my family were bothered to what happened to my daughter, Cian Dominguez. She was attemptedly raped by this guy named Shervy S. Torno, a gay bar dancer and performer. Short story is, the suspect followed my daughter to her condo, forcibly preventing the door to be closed and held her waist, forcing to kiss her. Good thing that my daughter is strong enough to resist and the suspect ran. My daughter took a video footage of him as he's escaping." Dagdag pa niya, "Shervy aka Ronnie Gray ran along Elsa trying to escape but was captured by the OIC of the condominium. Shervy is now under the custody of QC Police District 10 and facing serious charges. Please pray with us for my daughter as she is under trauma of the said incident." Sa puntong ito ay marami namang netizen na nagsabing aral ito, lalo na sa mga kababaihan, na maging mapagmatsyag at maging careful nga sa kanilang paligid.